Nadagdagan ang gastos ng mga estudyante dahil tapos na ang libreng sakay program ng LRT2. Kanya-kanya ngayon silang diskarte sa pagtitipid. May report si Dano Tingpungko. Araw-araw sa Emilio Aguinaldo Colleges ang daan ng second year medtech student na si Nika Manalo mula Vima pa Santa Mesa hanggang Paco. 60 pesos ang pamasahe niya sa LRT2, 30 kada sakay, 1,200 kada buwan sa 5 araw sa isang linggong klase. Kaya laking tuwa niya nang magkalibreng sakay sa LRT2 noong Agosto. Less pong bayad sa pamasahe, mas nakakatipid. Bukod sa pamasahe, oras din daw ang isa pang natitipid ng second year civil engineering student na si Jo Marie. Kung mag-jeep lang naman po ako from Palengke, more naman po siya kaso ang tagal po kasi sa traffic. Unlike sa mga station-station po na railways. Paano yun tinanggal na? Babalik na lang po ako sa jeep. May sarili ring paghihigpit ng sinturong naiisip ang iba mga nakausap namin. Sa food yung nabinawas ako ng konti. Ngayon, dahil nadagdagan na naman, medyo umiiwas na muna sa fast food. Nagulat po ako kanina kasi wala na. Pwede yun, dagdag pamasahe, dagdag sa budget. Sinimula noong August 22, 2022, ang libreng sakay sa LRT2 para bigyang ayuda mga estudyanteng bumabalik na sa face-to-face classes. Umabot sa mahigit 1.6 million na estudyante ang nakinabang sa programa. Kahapon, nagtapos na ang programa. Paliwanag ng LRTA, panghanggang first quarter lang talaga ng school year ang libreng sakay. By extending it, mawawalan naman kami ng kita, which we need para sa ating mga rehabilitasyon or upgrading na projects. Sa paunang kwenta ng LRTA, nasa 30 million pesos ang nawalang kita ng LRT bunsod ng libreng sakay. Posibleng maapektuhan ang maintenance, operations at rehabilitation project ng LRT kung palalawigin pa raw ang libreng sakay program. Bottom line kasi talaga, heavily subsidized na ang Line 2. So by providing libreng sakay, talagang tatamaan yung finances ng hindi lang ng LRT Line 2 but also the government kasi sila yung aaho nung kwan ng pangangailangan namin in terms of maintenance, operations namin. Pero kahit tapos na ang libreng sakay sa LRT2, nagpapatuloy pa rin naman ang financial assistance sa mga estudyante sa pamamagitan ng 20% discount. Pakita lang ang ID. At para maiwasan ang paghaba ng pila dahil sa pagkwenta ng iba't ibang discount, may sistemang ipatutupad ang LRTA. Magdi-distribute na kami ng parang papel para habang nakpila sila, pipilapan na nila yon. So pagharap nila doon sa teller, iaabot na lang nila. O compute na nung teller mo magkano yung value ng ticket mo na ibibigay with the discount. Dano Tingpungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.